Pansillas patungong San Gabriel? Ginoo Krisostomo, dadalhin ko po kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko po ang salapid doon at ito ay magagamit ninyo iyon sa pangibang bansa. Pangibang bansa? Sa ibang bansa ay makapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at matulungan kayo para kayo ay mapapatawad. Iniligtas mo ang buhay ko ng dalawang beses sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang iyong yamang nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko ang nais magtiis at mamatay. Kung gayon, ay bakit mo ako pinapaalis? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay at doon ka nararapat. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng bayan. Hindi talaga niyo ako nauunawaan. Alam ko naman yung ang ating bayan at yun ay tinuturo ng iyong ama. Sapagkat darating din ang araw na mawala ito at yun ang kinatatakutan ko. Tama ka, Elias. Aaminin ko ang aking pagkakamali. Bulag ako noon pero ako'y nakakita na sa lahat ngayon ng ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangan ng panlunas. Nagyaon ay halos nawalan na tayo ng pag-asa, nawalan na tayo ng pananalig sa Diyos. Wala nang natitira kundi hini natin ang ating karapatan at lakas. Nakita nila sa harapan ng palasyo na nagkakagulo ang mga kawal. Natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Pinahiga ni Elias sa bangka si Krisostomo at tinakpan ng maraming damo. Napadaan sila sa harap ng pulvorista. Sila ay pinatigil ng Guardia Civil. Injo, saan ka nanggaling? Nirasyonan ko po ng damo ang kura at ang kukan sa Maynila. Kung gayon, maaari ka na maglakbay pero huwag ka lang magpapasakay ng isang bilanggo. Paano ko naman siya makikilala? Siya ay marunong magsalita ng wikang Kastila, kaya magingat ka. Sige po, salamat. Nagpatuloy na sa pagsasagwan si Elias at sa kalumihis ng landas. Pumasok ang bangka sa may ilog Biyata. Liliwas tayo para makamalan akong taga-Pina Francia. Elias, ipisip na. Marapat siguro na tayo maghimagsik. Hindi maaari. Baka masaktan lamang ay ang maliliit na mga tao. Gaya ng sinabi ko nung una, kunting kalayaan at katarungan lamang ang iniingi ng mga sawing palad. At hindi ang pagtakwil sa Espanya. Kung gayon ay gagawin ko itong mag-isa. Hindi ako papayag na matapos lang ang aking pagsakripisyo at mauwi ito sa mga taong may masamang hangarin. Maaari ba ninyo akong ihatid sa bundok? Nagpatuloy sa pagsagwan si Elias. Andito na po tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan ginugol ko ang maraming masasayang araw. Ang lahat ng alaalang iyon ay hindi na mabalik pa. Nakarating sila sa malapad na bato at magbubukang liwayway na nang marating nila ang lawa. Iyan ang palwa. Umiga kayo at tatakpan ko kayo ng bayong. Nagpatuloy sila sa pamamangka hanggang sa marinig nila na may isang tinig na sumisigaw. Hinahabol sila ng isang palwa. Nakita ni Elias ang isang bangka na papalapit sa kanila ang mga Guardia Civil. Krisostomo, mahuli tayo. Kayo na ang namangka sapagkat tatalon ako. Lulundag ako sa tubig para ako ang kanilang tugisin. Ililigaw ko sila. Huwag kang umalis. Lumaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata.
Magkita na lamang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng iyong ninuno. Pagkasabi niyon, ay tumalo na sa tubig si Elias. Nakita ng Palwa at Gordo si Bill ang naglalangoy na si Elias at kanilang tinugis. Sunod na putok ang pinakawalan ng mga ito ay kay Elias. Sumisid si Elias at di na muli pang lumitaw. Makalipas ang ilang oras ay umalis na ang Palwa at mga si Bill. Nakita nilang may bahid ng dugo sa tubig baybay ng Pampang. Iha, ba't ka umiiyak? Tungkol ba ito kay Linares? Hindi ko siya ginusto! Si Crisostomo lang ang mahal ko. At ngayong patay na ang aking pinakamamahal ay wala na akong ibang lalaking pagkakasalan. Ang kumbento na lang o ang kamatayan. Iha, patawarin mo ako, anak ko. Hindi ko alam na ako ang naging sanhi ng inyong kasawian. Ang iniisip ko lamang ang iyong kinabukasan, ang iyong kaligayahan. Kung minamahal niyo po ako ng tunay, hindi niyo ako pababayaang maging sawi habang buhay. Ngunit... Ang kumbento o ang kamatayan?
now.